Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang 999 na napalabas noong 2016. Ito ay patungkol sa mga tiwaling pulis na kailangang magnakaw dahil nabablockmail sila ng mga Russian mob. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa kalagitnaan ng gabi sa Georgia, pinag-uusapan ng dating Navy SEAL na sina Michael at Russell ang kanilang susunod na trabaho kasama ang dating pulis na kapatid ni Russell na si Gabe. Dapat silang magnakaw ng safe deposit box mula sa isang bangko na naglalaman ng mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa isang Jewish-Russian mafia boss, at sumasang-ayon sila na kakailanganin nila ang tulong mula sa mga tiwaling pulis. Nang maglaon ay nakipagpulong sila sa mga opisyal na sina Marquez at Franco upang gumawa ng plano. Samantala, nakipagpulong ang Russian crime lady na si Irina sa dalawa sa kanyang mga tauhan na nagdala ng kanilang pinakabagong mga biktima sa trunk ng kanilang sasakyan. Malinaw na pinahirapan sila at binigyan ng isa sa mga kriminal si Irina ng isang bag na may lahat ng kanilang mga ngipin na itinapon sa ball bago ito ikulong. Pagkalipas ng 2 linggo, inihahanda na ng gang ang kanilang mga armas at maskara sa isang van na minamaneho ni Russell. Siya ay pumarada sa kanto at ang iba pang 4 ay sumugod sa bangko, bumaril sa hangin bago ibinaba ang mga gwardya. Ang mga alarma ay tumutunog na, kaya mayroon lamang silang 3 minuto upang ilabas ito bago dumating ang mga pulis. Nakita ni Gabe ang manager ng bangko na sinusubukang tumakas at hinabol siya para hulihin siya. Pagkatapos ay ipinakita nila sa kanya ang ilang larawan ng kanyang tahanan at ng kanyang pamilya upang pilitin siyang makipagtulungan. Dinala nila ang manager sa vault at ipinakita sa kanya ang numero na gusto nila. Matapos kunin ng lalaki ang kanyang mga susi at ilagay ang mga ito sa lock, itinulak siya ni Michael upang buksan ang kahon mismo. Napansin ni Gabe ang isang tumpok ng pera sa malapit at kumuha ng ilan sa kanyang bag bago nila tuluyang idagdag ang kahon. Sa kanilang paglabas, nilock nila ang pinto ng vault at inihagis ang mga susi sa manager. Si Gabe ang unang umalis sa bangko at nagmamadaling magtago sa isang kotse habang binibigyan siya ni Russell ng mga tagubilin kung anong landas ang tatahakin dahil tinatap niya ang scanner ng pulis. Nang lumabas din ang 3, nilagyan ni Michael ng 2 flashbang grenade ang pinto at tumakbo ang mga tao para magtago sa vault. Ang trio ay sumama kay Gabe sa kotse at sila ay umalis habang si Russell ay nagnanavigate para sa kanila sa pamamagitan ng radyo. Kalmado silang naglalakbay saglit ngunit biglang sumabog sa bag ang isang security dye pack na may kasamang pera. Ang sasakyan ay napuno ng nakasisilaw na pulang usok na nagpapahirap sa pagmamaneho. Sinubukan nilang buksan ang isang pinto upang palabasin ang usok ngunit napunta lamang sa isa pang sasakyan at nagdulot ng aksidente na humaharang sa kalsada na naiwan kay Russell. Nagpa siya ang mga magnanakaw na lumabas at magpaputok upang pilitin ang mga tao na tumakas na hinampas ang bintana ng isang lalaki na tumangging umalis hanggat hindi niya ito ginagawa. Nagmamasid si Russell mula sa malayo at nakita ang isang sugatang babae na hindi dapat mangyari. Kapag nagnakaw na sila ng bagong sasakyan, ina-activate nila ang isang bomba sa loob ng dati nilang sasakyan at umalis bago ito sumabog. Maya-maya ay dumating na ang mga pulis at umalis na rin si Russell. Makalipas ang ilang sandali sa isang liblib na lugar, ibinaba ng grupo ang lahat ng maruming kagamitan at ang kotse. Sinisigawan ni na Marquez at Franco si Gabe dahil sa pagkuha ng pera dahil halatang pin ito para sa mga paipang magnanakaw para agawin ang tina. Inilabas pa ni Franco ang kanyang baril habang pinapagalitan, ngunit pinagbantaan siya ni Michael na itabi ito. Kapag tapos na sila, binaril nila ang tangke ng gasolina ng tumakas na sasakyan at sinindihan ito bago umalis. Nang maglaon ay pumunta si Michael sa isang planta ng meat packing kung saan dinadala ng mga tauhan ni Arena ang kanilang mga biktima sa mga meat truck. Ibinigay sa kanila ni Michael ang kahon upang tapusin ang kanilang misyon. Samantala, pumunta si Detective Alan sa bangko para imbestigahan ang pagnanakaw at pinagalitan ng manager sa hindi pag-iingat sa mga pinopost nito sa social media. Kasabay nito ang pamangkin ni Alan at ang dating Marine Chris na pumunta sa istasyon para sa kanyang unang araw ng trabaho. Maya-maya ay dumating din si Marquez at napansin niyang may tinain pa siya sa kanyang sapatos at pantalon. Kasosyo ng commanding officer si Chris kay Marquez na nagreklamo tungkol dito at hindi pinansin. Magkasama silang nagpapatrolya sa bayan ngunit inaasikaso lamang ang mga kalokohang bagay tulad ng babaeng hindi nararapat sa publiko. Sa kanyang apartment, gumamit si Michael ng burner phone para tawagan si Franco at sabihin sa kanya na magkikita sila sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ay sinunog niya ang SIM card sa microwave. Pagkatapos ay pumunta si Michael sa halamanan ng karne kung saan tinapak siya ng mga tauhan ni Irina bago niya ito makitang tumakbo ang kanyang pamangkin na si Felix upang yakapin si Michael na ipinahayag na siya ang kanyang ama.
Inaasahan ni Michael na mababayaran para sa pagnanakaw, ngunit inihayag ni Irina na may isa pang misyon na dapat gawin muna. Nang subukang tumanggi si Michael, nagbanta si Irina na hindi na niya muling makikita si Felix. Habang sinasabi sa kanya ni Irina ang tungkol sa susunod na trabaho, napansin ni Michael ang isang silid na puno ng mga ahente ng federal na nag-aalala sa kanya. Nang maglaon ay tinawag ni Irina ang kanyang asawa na ang Jewish-Russian mafia boss na kasalukuyang nasa isang kulungan ng Russia. Sinabi niya na ang pagtanggi ni Michael na gawin ang trabaho ay hindi katanggap-tanggap at pinayuhan si Irina na saktan si Michael. Nang gabing iyon ay nakatanggap si Russell ng tawag mula kay Michael na nagsasabing kailangan nilang magkita kagad. Nang makasakay si Russell sa kanyang sasakyan, lumitaw sa kanyang likuran ang thug ni Irina at sinubo siya ng isang plastic bag. Nagkita sina Franco, Gabe, Michael, at Marcus. Nagkaroon ng pagtatalo dahil sa kawalan ng bayad ni Irina at sinabi ni Michael sa kanila ang tungkol sa mga feed na nakita niya na nangangahulugang kailangan nilang kumilos. Sa sandaling iyon ay nakita nila ang kotse ni Russell na tumama sa pader at nagmamadaling tingnan siya habang umaalis ang pangalawang sasakyan. Nakita nila si Russell na may dalang bag at natatakpan ng matitinding sugat, ibig sabihin wala na siyang mahabang oras. Pinipigilan ni Marcus ang galit na si Gabe habang binaril ni Michael si Russell upang wakasan ang kanyang pagdurusa. Sinubukan ni Michael na tawagan si Irina sa pamamagitan ng telepono ng kanyang kapatid na babae at ina ni Felix na si Elena, ngunit ang parehong babae ay tumangging sumagot. Samantala, pinapanood ni Alan at ng kanyang partner na si Detective Trina ang footage ng pagnanakaw at masasabing may pagsasanay sa hukbo ang ilan sa mga magnanakaw. Sa umaga, tinatalakay ng grupo kung paano ay pull off ang susunod na trabaho na isang heist sa Department of Homeland Security. Kakailanganin nila ng hindi bababa sa 10 minuto na imposible dahil nagpapakita ang pulis sa tatlo. May ideya si Franco, kaya nilang gawin ang triple sham. Ito ay nangangailangan ng pagpatay sa isang pulis na magpapadala sa lahat ng pulis sa lokasyon ng insidente. Tuldok. Hindi gusto ni Marcus ang ideya na pumatay ng kapwa opisyal, ngunit masaya si Franco na gawin ito. Sa huli ay sumasang-ayon sila na ito lamang ang kanilang pagpipilian. Nang maglaon, tinawag sina Marcus at Chris sa isang eksena ng pagpatay kung saan ang isang kotse ay nasusunog at tatlong ulo ang natagpuan sa ibabaw ng isa pang sasakyan. Naroon din si Franco at tinatrato si Chris na parang rookie, kaya pinatunayan ni Chris na mali siya sa pamamagitan ng pagsasali ng banta sa salamin. Pagkatapos ay pumunta siya upang tanungin ang ilang miyembro ng gang para lamang insultuhan siya ni Luis at subukang atakihin siya. Hinaranggan siya ni Chris at inaresto na naging dahilan upang pumunta ang iba pang mga pulis para sa natitirang bahagi ng gang. Galit na galit, hinaila ni Marcus si Chris sa isang tabi at pinagalitan siya sa mga bagay na komplikado. Maya-maya, dinala ni Elena si Felix sa bahay ni Michael para sa isang pinahihintulutang pagbisita. Late na sila at alam ni Michael na si Irina ang nasa likod nito. Kinabukasan, ibinaba ni Michael si Felix kay Irina at ginamit ang pagkakataong sigawan siya sa pagpatay kay Russell. Hindi naabala si Irina at pinaalalahanan siyang gawin ang kanyang trabaho. Sa susunod na pagkikita ng grupo sa isang sauna at sinabi ni Marcus sa kanila na dapat ay si Chris ang kanilang biktima dahil ililipat ni Alan ang buong departamento para sa kanyang pamangkin. Pag-uwi nila, inamin ni Gabe na hindi niya gusto ang ideya ng pagpatay sa isang random na lalaki na walang nagawa at nagmamakaawa na baguhin ang plano. Natigilan si Michael at sinabing wala silang pagpipilian bago itulak si Gabe palabas ng kanyang sasakyan. Kinabukasan, nakilala ni Alan ang isang tao sa makulit na negosyo. Sinuhulan niya ito ng pera at alaman na ang isang nagtatrabahong babae na nagngangalang Leah ay kumuha ng napakaraming pangitaas na naging dahilan upang magbahagi siya ng isang lihim na ginawa ng kanyang kasintahan sa isang pagnanakaw sa bangko. Samantala sina Marcus at Chris ay pumasok sa teritoryo ng gang. Habang nakikipag-usap si Marcus sa ilang mga lokal upang mangalap ng impormasyon, sinubukan ni Chris na pag-alitan ang dalawang miyembro ng teen gang dahil sa kanilang pamumuhay na sinabihan silang bumalik sa paaralan. Pagkatapos ay lihim nilang sinusundan ng isang kriminal na kilala bilang Termite, ang pangunahing sospek sa likod ng pagpatay. Ang panoorin sa kanya na nagpapanggap na isang bag ng ilegal na pulbos ay isang sanggol para ilipat ito sa isang karwahe ng sanggol, itinatago ito sa isang kotse para itaboy. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon si Chris ng koponan ng mga pulis para hanapin ang apartment ni Termite. Bago sila makapasok, pinaputok sila ng anay mula sa bintana, kaya't nagpaputok ang mga opisyal bago umakyat sa hagdanan. Sa sandaling basagin nila ang pinto, muling pinaputokan sila ng anay bago tumakbo sa ibang kwarto para iwasang mabaril. Habang maraming pulis ang nakapaligid sa gusali, hinahanap ng team ang apartment at nahanap ang sanggol ng anay sa isang kama.
Pagkatapos ay binuksan nila ang aparador at nakakita ng isang butas sa dingding na magdadala sa kanila sa kalapit na apartment kung saan itinatago ni Termite ang lahat ng kanyang mga security camera at mga ilegal na produkto. Wala siya sa paligid kaya bumaba ang team kung saan binaril muli sila ni Termite bago tumakbo palayo. Sinimula ng habulin ng mga pulis si Termite ngunit habang tumatakbo sila sa mga lansangan, pinaputukan sila ng ibang miyembro ng gang tulad ni Luis para tulungan ang kanilang kaibigan. Ito ay nagpapahintulot sa Termite na magtago sa isang kotse at magbukas din ng apoy. Naganap ang isang putukan na may nabasag na mga bintana ng sasakyan sa buong lugar. Nagagawa ng ilang pulis na pilitin ang ilang miyembro ng gang na tumakbo kaya hinabol sila habang patuloy na nakikipagpalitan ng putok sina Chris at Marquez sa Termite. Biglang may bumagsak na baril na walang bala kaya lumabas si Chris mula sa pagtatago, ngunit ito ay isang panlilin lang mula sa Termite na may pangalawang baril. Mabilis na nabaril si Chris at nakatakas si Termite. Tumakbo si Marquez para tingnan si Chris na magaling dahil sa bulletproof vest. Pagkatapos, hinabol ni Marquez si Termite na wala ng oras kapag na-stalk siya sa isang bakod. Kapag bumuti na ang pakiramdam niya, gumagalaw din si Chris at nakita niya sina Marquez at Termite na nag-aaway dahil sa baril. Naghintay si Chris ng pagbubukas at binaril si Termite sa ulo. Pagkatapos ay binaril muli ni Marquez si Termite dahil sa pagkadismaya. Ang pagkamatay ni Anay ay nagdulot ng kaguluhan sa bayan, kaya mas maraming pulis ang kailangang dumating at arestuhin ang isang grupo ng mga miyembro ng gang. Samantala si Michael ay nasa isang restaurant kasama si Irina, umaasang makikita si Felix. Gayunpaman, sinabi ni Irina na hindi darating si Felix at ibinigay kay Michael ang kanyang telepono. Sina Elena at Felix ay nasa mga beach ng Tel Aviv at halos hindi sila nakakausap ni Michael bago matapos ang tawag. Sinadya ito ni Irina para ipaalala sa kanya kung sino ang may kontrol. Binibigyan niya siya ng mahalagang detalye tungkol sa gusali ng Department of Homeland Security at binanggit na mayroon silang 24 na oras para tapusin ang trabaho. Depende sa kung gaano kahusay ang trabaho ay magdidikta kung gaano katagal mawawala si Felix sa bakasyon. Samantala, labis na nanlumo si Gabe sa pagkamatay ng kanyang kapatid na patuloy niyang pinalala ang kanyang pagkagumon sa kumpanya ni Leia. Maya-maya ay nasa isang makulit na club sina Chris at Marquez kasama ang ibang mga opisyal nang bigla silang nilapitan ni Gabe na humiling na kausapin si Marquez. Sa una ay nakikipaglaro si Marquez at dinadala siya sa labas, ngunit pagkatapos ay galit na galit niyang itinulak si Gabe pababa ng ilang hakbang at sinuntok siya habang pinapagalitan siya sa paglapit sa kanya sa harap ng ibang mga pulis. Sinubukan ni Gabe na magreklamo muli tungkol sa plano, naaalala ang Marquez na dati niyang nakatrabaho at itinuro na hindi rin siya papatay ng isang inosenteng pulis. Galit na galit sa narinig na katotohanan, paulit-ulit siyang sinuntok ni Marquez. Sa sandaling iyon ay lumabas ang isang kainahinalang Chris at isa pang pulis kaya tinanong ni Gabe kung siya yon, ngunit pinilit siya ni Marquez na umalis. Nang humingi ng paliwanag si Chris, sinabi ni Marquez na ito ay pinagmulan lamang niya upang makakuha ng impormasyon. Samantala, sinundan ni Alan ang intel upang hanapin ang bahay ni Leia at inubos pa ang ilang pulbos na nakita niya doon. Ang mga fingerprint ay nagpapahintulot sa kanila na mahanap si Gabe sa system, nalaman na siya ay isang pulis sa loob ng 3 taon bago siya na-dismiss dahil sa kadudadad ang pagbaril. Nang maglaon ay nag-setup si Alan ng isang peking dealer upang mahuli si Leia kapag sinubukan niyang bumili ng higit pang mga pangitaas. Dinala siya nito sa kanyang sasakyan at inubos ang kanyang pulbos hanggang sa magbahagi si Leia ng impormasyon tungkol kay Gabe. Maya-maya ay sinundan ni Gabe si Trina na naabutan siyang pumarada sa bahay ni Chris. Ipinalam niya ito kay Alan at agad siyang tumawag para sa backup. Nang marinig ang mga sirena ng pulis, tumalon si Gabe sa isang bakod upang makatakas. Nagmamadali si Alan upang tingnan si Chris at ang kanyang pamilya na ipinakita sa kanila ang isang larawan ni Gabe upang makita kung kilala nila siya. Sa sandaling iyon ay tumatawag si Alan na may higit pang impormasyon. Si Gabe ay may isang kapatid na lalaki na tinatawag na Russell na nagtrabaho sa isang taong nagngangalang Michael bilang mga pribadong kontratista ng militar. Pinaghihinalaan sila ng arms smuggling kasama ang Russian Mafia ngunit ibinaba ang kaso matapos mawala ang 4 na testigo. Ang smuggling ng braso ay nag-uugnay sa mga lalaki kay Irina at gusto ng kapitan ni Alan na susundan siya ng mga ito. Maya-maya ay tinawagan ni Franco si Michael para hilingin sa kanya na gawin ang tungkol kay Gabe dahil siya ay nasa ilalim ng pagbabantay. Ilang sandali pa, si Gabe ay nagtatago sa isang hotel at nakatanggap ng larawan ni Leia na sugatan at nakagapos. Tinawagan niya ang numero at natuklas ang inagaw siya ni Michael. Nagbanta si Michael na papatayin si Leia kapag hindi agad nawala si Gabe. Sa sandaling ang isang takot na si Gabe ay nangako na aalis sa bayan, ibinaba ni Michael ang telepono at itinapon ang telepono sa banyo bago umalis.
Kinabukasan, nalaman ni Alan mula kay Trina at sa iba pang mga pulis na nawala si Gabe, ilang araw na ring wala si Michael sa kanyang apartment at tinanggihan ng mga korte ang kanilang warrant para sa surveillance laban kay Arena. Nagiging sanhi ito ng pag-snap niya sa kanila na humihingi ng mas mahusay na mga resulta. Maya-maya ay naghihintay sina Franco at Michael sa isang van sa labas ng mga tanggapan ng Homeland Security. Samantala, dinala ni Marcus si Chris sa isang abandonadong gusali para makipagkita sa isang impormante. Madilim talaga ang lugar at kapag hinanap ni Chris ang isang kwarto, nawala sa paningin niya si Marcus. Hinanap ni Chris ang kanyang kapareha kasabay ng pagpasok ni Louis sa gusali na may dalang baril. Sa isa pang silid, si Marcus ay may pagkasira sa kanyang pagkakasala. Patuloy na naghahanap si Chris at biglang nahanap si Gabe na sinubukang ipaliwanag ang plano ngunit patuloy siyang sinisigawan ni Chris na ibaba ang baril. Sa sandaling iyon ay nahanap sila ni Louis at binalaan ni Gabe si Chris na lumayo upang magtago kaagad bago nagpaputok si Louis. Pagkatapos magpaputok ng isang grupo ng mga bala, nakatakas si Louis sa pamamagitan ng pagtalon sa isang bintana. Lumabas si Chris at natuklas ang binaril si Gabe sa leeg kaya tumawag siya para sa backup bago sumigaw para makuha ang atensyon ni Marcus. Maya-maya ay dumating si Marcus at napagtanto kung ano ang nangyari, kaya inihanda niya ang kanyang baril upang patayin silang dalawa. Nakita ito ni Gabe at nagpaputok din, dahilan upang magkasabay na barilin sina Marcus at Gabe. Nagpaputok si Chris para tapusin ang pagpatay kay Gabe at tiningnan si Marcus na wala nang masyadong oras. Pagkatapos ay tumawag muli si Chris sa istasyon na nag-aanunsyo ng triple sham. Di nagtagal, narinig din na Michael at Franco ang triple sham sa scanner ng pulisya at nagpatuloy sa plano. Inilipat nila ang van sa pasukan at binaril ang gwardya sa sandaling sinubukan niyang pigilan sila. Pagkatapos ay itinali nila siya sa rehas at pumasok sa loob, salamat sa password na sinabi sa kanila ni Arena. Gumagalaw ang dalawa sa bintana, pinatumba ang dalawa pang gwardya gamit ang mga bala ng electric shotgun. Tinatali rin nila ang mga lalaking ito at naghanda pa ng ilang pampasabog. Samantala, nalaman ni Alan na tumawag si Chris na may triple sham at sa tingin niya ay nasa panganib siya, kaya pinakilos niya ang buong istasyon at nagmamaneho na parang baliw papunta sa eksena. Sa kalaunan ay nakatanggap siya ng isang tawag tungkol sa pagnanakaw sa seguridad sa bahay ngunit sa palagay niya ay si Chris ang kanyang prioridad at patuloy na nagmamaneho na parang baliw na tinamaan ng iba pang mga kotse sa proseso. Dahil patuloy na dumarating ang tawag, nagpadala si Alan ng isang maliit na kuponan sa pagnanakaw. Bumalik kina Michael at Franco, inilagay nila ang mga pampasabog sa katawan ng mga gwardya at ginamit ang mga ito bilang mga kalasag upang makakilos sila sa gusali. Nakita sila ng ibang mga gwardya ngunit hindi sila makareact dahil isang bala lang ang maaaring mag-trigger ng mga pampasabog. Pinipilit ng duo ang iba pang mga gwardya na makipagtulungan at aprobahan na seryoso sila, pinasabog nila ang isang binti ng kanilang hostage. Sa takot, ipinaliwanag ng isang guard na hindi sila makakatulong dahil ang vault ay nakalock sa oras na hindi nila ma-override. Nagpa siya ang duo na gumamit ng mga pampasabog sa pinto at pinamamahala ang makapasok sa loob. Habang binubuksan ni Michael ang safe na kailangan nila gamit ang isang blowtorch, narinig ni Franco sa radyo na may ipinadala na tawag para sa kanila, ibig sabihin mayroon silang 7 minuto para tapusin ito. Sa kabutihang palad ay mabilis na bumukas ang safe at nakuha ng dalawa ang kanilang kailangan bago nagmamadaling lumabas ng gusali kasama ang kanilang mga hostage. May malapit na SWAT team at pinapanood nila kung paano sumakay sina Michael at Franco sa van, naghihintay hanggang sa magmaneho sila palayo sa mga tanod na may mga pampasabog para magpaputok. Pareho silang nasugatan ng mga bala ngunit nagawa pa rin nilang makatakas. Bilang pabalat, tinawagan ni Franco ang kanyang amo at sinabing narinig niya ang tungkol sa 900 at 900 kaya malapit na siyang makarating doon. Sa abandonadong gusali, dumating ang isang helicopter upang dalhin si Marcus sa ospital. Matapos matamaan ng mas maraming sasakyan gamit ang kanyang sarili, dumating si Alan at agad na tiningnan ang kanyang pamangkin. Narinig niya ang buong kwento at alaman niyang pinalibutan si Louis ng isang SWAT team. Ibinahagi din ni Chris na nakita niya si Gabe sa bar ilang araw na ang nakakaraan. Di nagtagal ay dumating si Franco upang tumulong sa pagsisiyasat at napansin ni Alan na siya ay nakapikit, kaya naghihinala siya. Sa gabi, nakilala ni Michael si Irina at ibinigay sa kanya ang ninakaw na kahon na binuksan niya gamit ang isang ninakaw na susi mula sa bangko. Pagkatapos ay hiniling ni Michael na makita ang kanyang anak at sinigawan siya na naging sanhi ng reaksyon ng kanyang mga bantay. Agad niyang sinuntok ang isang lalaki at tiningnan ang sasakyan, buti na lang wala itong laman. Dumating ang isa pang gwardya upang patumbahin siya at pagkaraang tapakan ang kanyang kamay, nagpaputok ng baril ang lalaki malapit sa kanyang tainga, pansamantalang nabingi sa kanya.
Inamin ni Irina na gusto niyang patayin si Michael, ngunit hindi siya mapapatawad ni na Elena at Felix. Hiniling niya sa kanya na kunin ang pera at umalis, na nagbabawal sa kanya na makita muli si Felix. Nagdala si Michael ng regalo para sa batang lalaki, kaya pumayag si Irina na ibigay ito kay Felix bilang isang palm na regalo mula sa kanyang ama. Pagkatapos niyang maglayas at ang kanyang mga tauhan, pinaandar ni Michael ang huling paputok na lumabas na nakatago sa laruan at nagpasabog ng sasakyan ni Irina. Kapag siya ay nagmamaneho, siya ay dumaan sa nasusunog na kotse upang suriin ang lahat ay patay na. Sa ospital, isang kapwa pulis ang nagsabi kay Chris na si Luis ay pinatay ng SWAT. Pumunta si Chris sa morgue para tingnan ang mga gamit ni Luis at nakahanap ng note na may address ng abandonadong gusali. Na nagsasabing nandoon si Luis para patayin si Chris. Ilang sandali pa ay hinayla si Michael ng isang pulis, ngunit si Franco lang. Kinumpirma ni Michael na sa wakas ay binayaran sila ni Irina at ipinaliwanag ni Franco na buhay si Marquez, ngunit ipinangako niyang papatayin siya tulad ng pagpatay niya kay Leia. Biglang inilabas ni Franco ang kanyang baril at binaril si Michael ng 3 beses, pinatay siya at kinuha ang lahat ng pera para sa kanyang sarili. Kinabukasan, pumunta si Chris sa kapitbahayan ng gang at nagtanong sa paligid upang malaman na nakitang nakikipag-usap si Marquez kay Luis noong araw na binaril siya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Chris si Alan at nag-theorize na si Marquez ang nagtakda sa kanya upang patayin. Pumayag naman si Alan pero kulang sila ng pruweba kaya wala silang masyadong magawa. Nang maglaon ay tumatawag si Alan na nagsasabing natagpuan na nila ang katawan ni Leia at sinabi niya kay Chris na ibinahagi ang kanyang bagong teorya. Ang pang-apat na tao ay isang tiwaling pulis na nag-aalis ng ebidensya. Sunod na tinawagan ni Alan si Trina at pinacheck ang mga record para makita kung sinong opisyal ang nakakita sa bangkay ni Leia. Samantala, binisita ni Chris ang isang walang malay na si Marquez sa ospital para lang bastusan siya. Sa sandaling iyon ay pumasok si Franco at sinabi kay Chris na kailangan pa rin nila ng buong pahayag sa presinto. Pumasok ang dalawa sa elevator at si Chris ay nakatanggap ng tawag mula kay Alan na nagsabi sa kanya na si Franco ay marumi. Nagpanggap si Chris na asawa niya ito at mabilis na ibinaba ang tawag. Nang makarating sila sa parking lot, naghiwa-hiwalay sila para makasakay sa kanilang mga sasakyan. Pagkapasok na pagkapasok ni Franco, nakita niya ang isang kurbata na nakasabit sa salamin at si Alan sa backseat. Hinugot ng dalawang lalaki ang kanilang mga baril at sabay na bumaril. Agad na namatay si Franco at si Alan ay nasugatan ng husto. Naririnig ni Chris ang mga putok at tumatawag habang si Alan ay humihit-hit ng sigarilyo, iniiwan ito sa interpretasyon kung siya ay duguan o hindi. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.